Paano magre-resign si VP Sara niyan? Ah, paano magre-resign niyan? Oh, tingnan niyo naman. Ah, supporters si VP Sara andyan. Oh, eh sila ilan lang ang supporters, ilan na pumunta? Wala pa yatang 200. Samantalang yung maisog sa Dumaguete kahit na gusto ipatigil, ang tao dumagsa pa rin, ang mga DDS supporters. At yun talaga, lihito mong bad. Sabi po nung isa, sabi po nung habang nanonood ako na live nung isang vlogger kanina, sabi niya, sabi yun, sabi ba na, ano, napi ko lang yung comment, sabi niya, di bali na daw konti, nasa ano ba yun, wala na yata yung ano, di bali na daw konti, at least hindi naman bayaran sila. Hindi katulad daw ng mga Duterte na ang mga nanonood sa kanila, ang mga pupunta sa kanilang bayaran. Ito to. Oh, ito pangalanan ko to ha. Dinobot, sabi nung nag-comment sa live stream ng kabila. Dinobot, hindi bali na ko konti, basta mga totoo kaysa libo-libo bayaran naman. Kailan nagkaroon ng bayaran sa DDS rally? Kailan nagkaroon ng bayaran sa Maisog rally? Wala nagbayad. Alam niyo ba yung liwasan po ni Pasyo nung pumunta ako doon? Sariling gastos ko. At salamat siyempre sa mga nagpaabot din ng ano, suporta. Pero wala pong bayad ang pumupunta sa rally ng mga Duterte o sa Maisog rally, maging dyan sa Kingdom of Jesus Christ rally. Wala pong bayad. Kusang loob po. Sa kanila may bayad na, sabi ha, 500 daw yan eh. Oh, paano nila nga ipagyayabang? Natatawa. Hindi, sa totoo natatawa kay Chris Ulo talaga. Oh, grabe si Chris Ulo, halata-halata talaga na ano yun. Oh? Pera-pera lang talaga si Chris Ulo. Kung banata si VP Sara eh. Oh, kaya tandaan nyo mga kababayan, pag si VP Sara nang upo ah, yung mga bumanat kay VP Sara, dapat maresbakan talaga yan. Yung mga vlogger, yung mga nanira kay VP Sara. Ha? Kasi yung rally nila sa Liwasang Bonifacio, ang organize pala niya, mga vlogger din. Yan, sinaninibangag ka. Sila-sila ang nag, ano yan, nag-organize daw yan. Pero, tingnan nyo naman, eh baka nga may budget yan eh. Ibinulsa na lang ng mga organizer eh. Baka hindi na ginastos. Baka ano nga, nako, bibigyan pa natin sila. Ibulsa na lang natin to. Yan ba ang ano, 31 million? Sa bagay, ako kasama ako doon sa 31 million eh. Wala na 31 million kaya wag na kayo umasa mga ano, mga pulangaw. No, wala na 31 million supporters si The Junior. Ang totoo, baka hindi na umabot ang 10 milyon eh. Kasi marami na ang bumitaw sa kanya. Kaya takot na sila eh. Naniniwala ba kayo na sila ay takot na ngayon? Ha? Kasi nga, gusto nilang pigilan talaga ang mag-apat na hearing na yan sa yung ano, yung Pidelix. Kasi maraming mabubuking mga kababayan. Maraming mabubuking talaga. Ito si Sir JM, mukhang handa-handa na naman siya maglabas na ano ng pasabog sa Lunes. Oh. Ito, pakinggan natin to ha. Ito itong isang vlogger na ito. Kilala niya yung mga bayarang vlogger. Mga nakasama niya daw yung iba doon. Pakinggan natin itong si Tropa. Tropa natin to. Isa tong DDS vlogger. Hindi, ewan ko, ito yung si Tropang Bisaya. Pakinggan natin ha. Mga kasama, ay sorry. Okay, bago po ako magsalita, no? Ako nga pala si Tropang Bisaya sa YouTube channel. At siya nga si Tropang Bisaya. So, atin to mga kababayan na. Nandun sila sa, ano, sa Muriones. Sila kasama doon sa mga, kwan, sa mga supporters ni VP Sara. At pupunta sila sa Lunes sa Senate. Sama-sama sila doon. Sayang lang po talaga, hindi ako makakapunta. Gusto ko man, pero hindi po pwede. Wala akong pag-iwanan dito sa bahay kasi walang tao. Mag-isa lang po ako sa bahay eh. Oh. Pero gusto ko sana pumunta doon. Eto, pakinggan natin ha. Kilala niya yung mga vlogger na nag-organize noong ano. Mga dating DDS vlogger pala.
Tuloy, pakinggan natin ha. Sandali lang. Ano pa? May urgent advisory yung mga nakaupo dyan. Pagdating po ng alas 6, umaandar na po yung fountain. Baka po bigla kayong mabasa. Okay? Okay, let's go back to Tumang Bisaya. Okay, gala po po ha. Sa mga... sa mga natin dito po ngayon, ano, magandang gabi na ba natin, ha? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Actually, itong sasabihin ko ngayon sa inyo, importante talaga na mapakinggan yung mabuti. Dahil kasi, yung mga naninira ngayon, kay Inday Sara Duterte, Vice President, mga kasamahan namin dati yan. Yung mga naninira ngayon, sila yung mga bayarang vlogger. Yung mga naninira ngayon, no, kay VP Inday Sara, na mga vlogger, sila yung mga naninira ngayon kay VP Sara. Bakit? Kasi daw may budget monthly. May generous allowance monthly. Yun ang trabaho nila. Siraan na siraan si VP Sara at ang mga Duterte. Okay, mga kasama namin dati yan. Kaso nga lang, siyempre, yung iba naman nagsasabi sa akin, bro, mag-insa na, trabaho lang. Yung iba daw nagsabi sa kanya, kumbaga ay nag-aviso sa kanya, bro, pasensya na, trabaho lang. Oh. Kaya kayo mga ano, mga naniniwala doon sa mga kwan, huwag niyo ipilit na mga talagang totoo suporta sila ni Bibi. Pera-pera lang sila. Oh. Pera-pera lang sila, kaya huwag niyo ipilit na totoong mga BBM vloggers sila. Pero mga loyalista ni Apple ha, kayo noon, hindi ngayon ang mga loyalista bayaran na ngayon. Anselmo Magupo. Actually, yung mga loyalista talaga, karamihan doon patay na. Oo. Yung iba naman, ayaw na. May mga kilala po akong loyalista noon, sila ay mismo nagsasabi, bumitaw na sila, nag-withdraw na sila ng suporta kay BBM. Hindi, wala talaga daw. Kaya paano mo pag-represent si VP Sara? Kung ganyan lang kayo karami, sa Mary Joseph, isang buwan ang preparasyon nyo eh. Nag-start kayo mag-prepare niya March, April pa. May 17. April pa nila yung inano eh. Yung ano na yan, inorganize yung pa na yan. Oh, ngayon anong petsa na? Ay, nako. Hindi ka kaya sa maisog. Araw lang. Pero yung araw na yon, eh parang ang haba-haba na ng panahon. Hindi kasi pwede mag-prepare na mahaba pa nun ang maisog kasi kapag natunugan nga ng kwan, eh haharangin nila. Tuloy natin ito ha. Diba? So yung mga vlogger na yan na naninira ngayon kay Day Sara Duterte, yung mga nag-organize kayo ng rally doon sa kabila sa Liwasang Bonifacio, mga sumuporta din yan noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, yung isa, yung pumunta ng West Philippines eh. Sabi niya, dati raw siya ay isang BBM Adidas vlogger, pero na-realize siya raw, hindi pala talaga matapang si tatay, hindi ko nakalimutan pa lang pangalan ng hinayupak ngayon eh. Nakalimutan ko na lang, nakita ko sa TikTok yung kanya, ano, eto, matatapang kami, pupunta kami sa West Philippines, papakita namin na hindi namin papayahayaan na ibigyan West Philippines. Meron bang West Philippines? Gawa-gawa niyo lang yan, matulonggis kayo. Pera-pera lang kayo pag mamalaki yung ano. Ang prinsipyo yung binenta nyo. Baka nga kung si Satanas ay mag-offer sa inyo ng milyong-milyong halaga, eh baka sumunod kayo sa kanya. Sumapi kayo sa kanya. Tandaan nyo, ang pera hindi nyo madadala kung kayo mawala ngayong araw na ito. Kung kayo ay biglang mamano dyan. Ipinagpalit nyo ang prinsipyo dahil sa konting halaga. Ang kakapal ng mukha ng mga to. Itong mga bayaran vlogger na ito, talagang most trusted ano, agency, most trusted secretary. Papatalsikin nyo, pag-resign ninyo si VP Sara as DepEd secretary, siya na nga lang yung may mas mataas na rating sa gabinete ni The Junior. Siya na nga lang yung pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapos pag-resign yun, paano pa pag nawala si VP Sara sa gabinete ni The Junior? Eh baka mangyari na ngayon hindi inaasahan. Ha? Baka nga mangyari na yun. Sige, kayong mga bayarang vlogger, mawawalan kayo ng kita. Mawawalan kayo ng kita kapag pinilit nyo na manawagang mag-resign dyan.
Si BP Sara sa totoo lang, madaling kausap yan. Pero pagka bumitaw yan, ha? At sinabi niya, bahala na kayo. Eh, gusto ko siya pag-resign ni si BP Sara. Sino ipapalit siya? Si Lenny Robredo, si Kiko. Ano ba ang magagawa nila? Si BP Sara, ang dami-dami na nagawa. Ayaw nyo lang kasing anuhin. Oo, kasi kayo mga bayaran vlogger kayo, mga jutang enemies kayo, ha? Kasi yun ang trabaho, yung siraan na siraan si BP Sara. Ang ginagawa nyo, paninira. Nilulunok nyo ang inyong prinsipyo pa, dahil lang sa pera. Mga dikotsi kayo eh, mga dikotsi na kayo. Magtataka kami, bakit? Nakakaingit nga kayo eh. Hindi, wala yan. Pero, yung prinsip nyo, yung binubuhay sa pamilya nyo galing sa kasinungalingan. Oh, yun ba ipakaya sa pamilya nyo maninir sa mga tao? Diyos mo, magkakarma kayo mga dudong, kaanib na kayo sa mga dimoy ganyan, trabaho nyo. Magtrabaho kayo ng malinis, sabi ni Eva Taguro. Kaya nga, kapag pinagtansik si mga kawawa mga vlogger na ba, hindi mo na sila mababaya na wawa sa bahay. Kaya ka, gutom sila, maniwala kayo. Gutom sila pagkakuan. Kasi iba dyan umaasa lang din sa pagbablog. Oh. Nakikita ko to, oh. Talaga, alam nyo kung paano pinagmumura nito si BP, si BBM noon. Oh, grabe yung pagmumura ginawa nila kay BBM noon. Tingnan nyo, yung stage nila, wala pa kabuhay-buhay. Baka, ang budget nito, ibinulsa lang eh. Baka ibinulsa lang nila yung budget dito sa ano na ito eh. Kaya kabado si, ano, si The Junior. Kasi, nakita niya, wala pala talaga siya support si ilan lang, karamihan mga vloggers pa. Rosa de los Reyes, malakas talaga ang loyalista. Napakaraming tao sa rally nila. Mahigit 1,000,000. Baka naman mahigit isa. Rosa, baka mahigit isa. Na bulsa ang budget. Baka nga, bahay tarakista, baka na ilagay sa bulsa yung budget eh. Oh. Wala, nilangaw at nilamok ang pulawan. Sayang effort. Yung ibang araw nagre-reklamo, mainit. Oh, di ba? Kung talagang totoo supporters ka, hindi ka na magre-reklamo na mainit. Eh, talagang ano ka na. Eh, kaso, ang iba na nagre-reklamo eh.